Good morning, happy Sunday morning, happy worship service. And for this morning, we'll talk about something familiar sa ating lahat. It's about pain in our hearts. And syempre, we will lift up the pain extinguisher, ating bida, it's Lord, you know, it's Jesus Christ. And tanong, ano-ano ba yung mga causes ng pain in our hearts? Siguro yung iba makakapag-identify. Breakup, iniwan ni opa, iniwan ng girlfriend, iniwan ng boyfriend, naka-experience sa adultery, concubinage, no? Naka-experience ng cheating, sakit. How about misunderstanding sa family? Nakasama mo na loob yung parents mo, kaya yung anak mo, katampuan kayo magkapatid sa pamilya, kaaway mo yung tsuhin, or pinsan, or alam mo yan, yung pagkakaintindihan. Nagkakos din ng pain sa puso natin eh. Pagka naka-experience tayo ng sickness, o meron tayong mahal sa buhay na nagkasakit, lalo na malala, or namatayan tayo, or naka-experience tayo ng disability or paralysis, or hindi tayo makagalaw because of a certain illness. Pwede rin mag-cause some pain sa puso natin. Kung may tragedy sa buhay natin, like sunugan tayo, fire, typhoon, di ba? Binaha tayo, nanakawan tayo, theft, earthquake, pandemic like COVID-19. Madami ngayon nagmo-mourn dahil namatayan sila. About war, kaya nangyari doon sa Aleppo, nangyari doon sa Marawi, no? Or rape, experience, rape victims. Pwede magbigay ng pain in our hearts kung experience tayo ng financial turmoil. Nabiktima tayo ng scam, bankruptcy, nakahanap tayong pera, nalugi ng negosyo natin. May iba naman, gusto lang nila ng magandang buhay sa abroad. Diba? Immigration problem, visa processing nila, madami na nilang binayad, kagulo-gulo na yung kanilang papers, everything. These are some examples na pwedeng mag-cause ng pain sa puso natin. Parami pang iba, actually. Pero tingnan natin, ano yung naging reaction ni JTD, Joseph the Dreamer, hindi si John Lloyd Cruz, si Joseph the Dreamer. Tingnan natin ano yung sinabi doon sa Genesis 50, verse 20. As for you, si Joseph yung nagsasalita ito, kausap niya yung mga brothers niya. No? Ito yung scene na grabe, heavy drama to. Sabi ni Joseph, sa inyo, no? It was in your mind to do evil, but to do me evil. But God has given a happy outcome, the salvation of numbers of people, as you see today. At tungkol sa inyo, ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Bakit ano ba kasi nangyari? No? Bigyan natin ng mabilis, no? Baga fast, ang tawag din, fast cut ng story ni Joseph the Dreamer. Favorite ng tatay, nakain kita ng kapatid, pinagkaisahan, tinapon sa bangin, tinatanapon sa balon, binenta, di ba? Naging slave, tapos napagbintangan na ng rape, ikinulong, naging slave. Grabe. Misery. After misery. After misery. So, gulo ng buhay nito dahil sa kagawa ng mga kapatid niya. Pero, pinamote siya ng Diyos. Hinango siya ng Diyos. Diba? Katapos, naging governor siya ng Egypt. Nung naging governor siya ng Egypt, nagutom, nagkaroon ng famine yung land ng mga kapatid niya, ng tatay niya. Pumili sa kanya, hindi siya nakilala. And then, yung time na ni-reveal niya yung sarili niya, ito na yung scenario. Nalala ko nung dinabasa ko to, nung naging Christian ako.
umiiyak talaga ako. Sobrang feel na feel ko yung scenario na to na grabe, yung bigat sa puso ni Joseph, ni-release niya sa mga kapatid niya. Pero imbis na pagigantihan niya, no, sabi niya, "As for you, it was in your mind to do me evil, but God has given a happy outcome." Kasi nararamdaman natin na mga pangyayari sa buhay, sa mga pain in our hearts, sinabi natin, no, maring evil ang gusto ng enemy, ginawa natin sa sarili natin, pero alam niyo, Diyos, may plano. May gusto siyang gawin sa iyo na mabimbless ka. Pag-usapan natin yung story ni Joseph after natin i-close out sa Wednesday. Yung story ni Jonah. After noon, the following Wednesday, we'll start with another 4-mini-series na si Joseph. Joseph the Dreamer. So, doon natin siya i-reveal ng gusto ano nangyari sa kanya. Pero dito, sa ngayon, pag-usapan natin yung pain in our hearts, sino yung pain extinguisher, at base sa experience ni Joseph, ano yung pwede natin matutunan sa kanya. Pero, ang tanong, why does God allow? Why does God permit suffering? Kagaya na na-experience si Joseph. Mabait naman si Joseph eh. Diba? Masunurin. Diba? Maka-Diyos. Mahal niyang Diyos. Mahal ang tatay niya. Mahal niyang kapatid niya. He's a good leader. Pero bakit nag-suffer siya? At bakit inalaw ng Diyos? Para sagutin niya mga tanong na yan. There are false assumptions and there are true realities. No? Ano ba yung mga false assumptions? Ito. Maling pagkakaintindi natin. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka ngang assumptionista. Ayan. Maling pagkaintindi natin na kaya tayo nagsasuffer at bakit inaalaw ng Diyos na nagsasuffer tayo sa buhay. Kagaya ng mga list na pinakita natin kanina. Ito yung mga false assumptions natin. We have the capacity to understand God. Suffering negates the reality of God. All suffering comes from God. These are all false assumptions. Say natin. Bakit inaalaw nga ba ng Diyos ang suffering? Ang pain na naramdaman natin sa puso natin. Ito, false assumption number one. We have the capacity to understand God. Wow, hello. Remind lang kita, algebra nga lang, nahirapan ka. Chemistry lang eh. Iintindihin mo pa. Yung wisdom ng Panginoon, yung kakayahan niya. Sabi sa Isaiah 55:8, "For my thoughts are not your thoughts, or your ways, my ways, says the Lord." Hello? Remind ko lang, kapatid. Huwag tayong junjun. Huwag tayong magjunong-junungan. No, kung gusto mo ng wisdom, isa lang ang source niyan. Ang Diyos, humingi ka sa kanya. Pero yung masyado tayo maraming alam, masyado, alam niyo yun, yung pag kami boxing, si Pacquiao, lahat, boxing analyst, kapag kami mga legal dispute, kaya ng pagsasarado ng isang network, o kagaya ng mga, merong, ba, may impeachment, ala, lahat. Lahat eh, legal experts na. Lahat, master na ng law. Ang daming tao sa mundo, junong-junungan eh, no? Pero, we need to understand, pagdating sa Panginoon, limited lang talaga tayo. At kung gusto natin siya maintindihan, we need to have a beautiful relationship with Him. We need to ask wisdom from Him. Bakit nga ba inaalaw ng Diyos ang suffering at pain? False assumption number two. Suffering contradicts, it negates the reality of God. Ito talaga, nagsasuffer ako. Kita nyo? Di walang Diyos. Bakit ayaw ba ng Diyos na magsuffer ka? Ibig sabihin, wala talaga Diyos. Ay nako, malaking kalokohan yun. Malaking false assumption yun. Another thing, false assumption number three. All suffering comes from God. Hello? E paano yung nangyari kay Job? Diba? Paano yung nangyari kay doon sa blind man? Di ba? Na pinagaling niya ni Jesus. Hindi naman galing sa Diyos yun.
I mean, hindi, yung nangyari kay Job, hindi naman galing sa Diyos yun. Diba? Yung sa blind man pala, three-fail yung power ng Lord. Pero, pag-focus tayo dun sa nangyari kay Job, si Satan na may gawa nun, hindi si Lord. So, false assumption yun. Why does God allow, permit suffering? Kung merong false assumptions, meron ding true realities. Apat yun. Isa-isay natin. Tingnan natin yung mga true realities. Mga katotohanan. Okay? Una, suffering is unavoidable. Hindi mo pwedeng iwasan. Kagaya ng sabi sa Matthew 5:45, so that you may be the sons of your Father in heaven, for His Son, yung araw na gawa ng Diyos, gives life to the evil and to the good. Parehas lang sinisikatan yung mabait at masama. He sends rain on the upright man and on the sinner upang kayo maging mga anak ng Ama, ng inyong Ama, na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ang ibig sabihin, no, hindi mo maiiwa. Ay, Christian na ako. Wala na akong suffering. Diba? That's not true. Maaarawan ka pa rin, mauulanan ka pa rin. Ang ibig sabihin, kagandahan nun, may suffering ka pa rin, unavoidable, but meron kang Diyos na pwedeng mag-alis ng suffering. At meron kang Diyos na kung i-allow niya man yung suffering, i-convert niya sa kanyang glory. Amen. Number two, second true reality. All sin results in suffering. Ayan. Sigurado yan. Magkasala ka, equal suffering. May gawin kang mali, equal suffering. Hanggang ngayon nga eh. May mga ginawa akong mali sa buhay ko. Nagsisuffer pa ako. Hanggang ngayon. Okay? It doesn't mean na, okay, pinatawad na ako ng Diyos. Okay na lahat. Yeah, okay na lahat. Pero may mga consequences pa rin yung ginawa mo. Naalala ko, meron ako nabasa. Promiscuous siya. Kung kani-kanino siyang lalaki na ipagtalik. No? At madami siyang boyfriend, kaliwat kanan. Tapos nakilala niya ang Diyos. Na-realize niya na ginawa pala siya talagang lalaki, hindi babae. So nagpakalalaki siya. At tinanggap niya ang Diyos na buhay siya na masaya, mabuti, ang saya-saya ng buhay niya. Talagang totally turn around na bago. Hindi na siya promiscuous, hindi na siya nakipag-sex sa kapwa niya lalaki. Pero isang araw, no, alaman niya, meron siyang HIV positive siya. Malungkot, masakit. Pero alam niyo, consequence yun ng sin na ginawa. Pero, ang maganda naman, pinatawad na siya ng Diyos. Kung sakali man na bawian siya ng buhay, i-welcome siya ng Panginoon sa heaven. So, sabi dito sa Romans 6:23, malinaw kasi, for the reward of sin is death. But what God freely gives is eternal life in Jesus Christ, our Lord. Sigurado, ang ginawa mo mali, ay suffering yan. Meron consequence yan. Pero, no, sabi ni Jesus, ang sumambantaya sa Kanya ay hindi na hinatulad. Ibig sabihin, ang maganda naman dito, if you receive Him as your personal Lord and Savior, eternity ka. Alam niyo, sabi sa Matthew 7:13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang do'y nagsisipasok. Go in by the narrow door, for wide is the door, and open is the way which goes destruction, and great numbers go in by it. All sin results in suffering. Anong ibig sabihin? Alam niyo, sa panahon ngayon, pag sinabi kasing ng Diyos na pumunta kayo sa narrow door, ibig sabihin nito, yung narrow door, mahalin niyo ako, mamahalin ko kayo, mahal na mahal ko kayo, mahalin niyo ako. Magmahalan tayo, magrelasyon tayo,
Manalangin kayo, magbasa kayo ng Biblia, lumago kayo sa pananampalataya. Maging ang manifestation nito, gumawa kayo ng buti, magmahal kayo ng kapwa. Kasi dalawa lang yung greatest commandments. I love God, obey God, and love your neighbor as you love yourself. Here's the thing, yun yung narrow road. Ano yung open door? Ano yung wide door? It's all about me. It's about selfishness. Ano yung makapagpasarap sa laman ko? Ano yung makapagpabuti ng kalagayan ko? Ano yung makapagpasatisfy ng greed ko? All about me. Narrow, ang wide road is that I don't care about God. I care about myself. I don't care about other people. I care only about myself. Kaya pansinin niyo, kukonti yung pumipili ng narrow road, ng narrow door. Mas madami doon sa wide door. Ano yun? Number three, third true reality. Not all suffering is a result of sin. Alala niyo si Job? Ang may kasalanan na si Satan. Naalala niyo yung bulag? Hindi naman dahil sa kasalanan yun. John 9:1-3. And when he went on his way, he saw a man blind from birth. And his disciples put a question to him, saying, Master, was it because of this man's sin or the sin of his father and mother and has been blind from birth? No, si Jesus, nakita niya isang bulag. Tapos tinanong siya ng mga disciples niya, Master, Teacher, Lord, kaya ba bulag to kasi dahil sa kasalanan niya? O dahil sa kasalanan ng tatay niya o ng nanay niya? No, kaya siya nabulag simula nung pinanganak siya. Anong sagot ni Jesus? Verse 3, Jesus said in answer, it was not because of his sin. Not all suffering is a result of sin. Or because of his father's or mother's sins. It was so that the works of God might be seen openly in him. Aba, kung binagyo ka, sumunog bahay mo, di ba naman kasalanan? Kasalanan ng kapitbahay mo. Diba? Iniwanan ka ng mahal mo sa buhay. Pinagpalit ka sa iba. Hindi mo nang kasalanan. Kasalanan mo. Diba? I mean, na-victimize ka. Hindi mo nang kasalanan. Biktima ka lang. Pero alam mo, dinadaanan mo yung experience yan kasi sabi dito, it was so that the works of God might be seen openly in you. Kaya gamitin ng Diyos yan. Yung sakit na yan. Yung pain na yan. Yung suffering na yan. Para ibangon ka, magbigay glory sa pangalan niya. At maging magandang testimony ka sa maraming tao. Fourth, through reality. Suffering at times is perplexing. Ano ibig sabihin? Confusing. Nakakalito minsan eh. Diba? Ikaw ba naman, mascam ka? Ikaw ba naman eh, iwanan ka ng mahal mo sa buhay? Ikaw ba naman eh, masunugan ka? Ikaw ba naman eh, mamatayan ka? Ikaw ba naman eh, magkasakit ka, madisable ka? Ikaw ba naman, at lahat ng mga pain na nagkukos sa puso mo, lahat yan nakakalito. Lahat yan perplexing. Lahat yan confusing. Why does God allow permit suffering? There are three false assumptions. And there are four true realities. Nilatag natin lahat yung false at yung true. Pero mag-focus tayo sa seven revealed blessings. Bakit ka may pain? Bakit kayo may suffering na hindi maiwas-iwasan? Isa-isay natin. Ano nga ba yung mga pain in my heart? Break up. Di ba? You've been cheated. Kagulo sa pamilya. Away dito dahil sa lupa, dahil sa mana, dahil sa pera, dahil sa negosyo, dahil sa simpleng
maliliit na bagay, sickness, may namatay, may na-disabled, nasunugan ka, binaha ka, nanakawan ka, naka-experience ka ng war, pandemic, rape, earthquake, financial turmoil, na-scam ka, na-pumprap ang negosyo mo. Problema ka, immigration, visa processing. Kulo, sakit na sa puso nito. Konti pa yan. Madami pang iba. Pero may revealed blessings kung bakit mo naranasan na, sir. Number one. Yung pain na to, lahat ng to, this reflects God's goodness. Tingnan natin sa Luke 17, 11 to 19. Ano yung kwento? And it came about when they were on the way to Jerusalem, he went through Samaria and Galilee. And when he went into a certain small town, he came across 10 men who were lepers and they keeping themselves at a distance. Oh, ala niya biblical lang social distancing. said in loud voices, na sabay-sabay sila, nanalangin sila, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said, go and let the priest see you. And while they were going, they were made clean. Gumaling sa ketong. And one of them, when he saw that he was clean, turning back, gave praise to God in a loud voice. Nanalangin ulit. And falling down on his face at the feet of Jesus, he gave the credit to him. And he was a man of Samaria, Samaritan, despised by the Jews. Mga pinsan nila, ayaw nila makasalimuha. And Jesus said, teka, were there not 10 men who were made clean? Where are the 9? Have not any of them come back to give glory to God, but only this one from a strange land. From Samaria nga eh. And he said to him, get up and go on your way. Your faith has made you well. Grabe, no? Imagine mo, may ketong ka. Malaking problema yun. Malaking problema yun. Pero, suffering yan, painful yan physically. Pero, ang ginawa ng Diyos, kinamit yan to reflect His goodness to people. Una natutunan ko dito is, importansya ng panalangin. Sabi sa verse 13, said in loud voices, Jesus, Master, have mercy on us. Nanalangin sila. Alam niyo, importante po ang prayer. We need to understand, ito po ay isang malakas na power. Ito po ay powerful na tool na bigay sa atin ng Diyos na hindi natin ginagamit. Madaming bagay na supposedly para sa atin, hindi natin nakukuha kasi hindi natin hihingi. Madaming bagay na supposedly miragro nangyari sa buhay natin, hindi nangyari kasi hindi tayo naniniwala, hindi tayo nagpipray. Kaya tuwing Sabado, meron po kaming Zoom prayer party, alas 7 ng gabi hanggang alas 8, isang oras lang. Puro panalangin yan, papanalangin natin lahat ng bagay sa mundo. Kaya mag-join po kayo sa amin. Kahit di kayo sa taga-simbahan namin, okay lang. Kahit taga-Manila kayo, taga-East Coast kayo, o taga-Europe, taga-Middle East, okay lang. Importante, matuto po tayo manalangin. Kita niyo yung resulta nito. No? Pero, isa lang ang bumalik. Pero, Jesus, sabi niya, get up, go on your way. Your faith has made you well. It reflected the goodness ng puso ni Jesus. Yun yung revealed blessing. Kung nakaka-experience ka ng pain and suffering ngayon, kamagala, it will reflect God's goodness. Gagamitin ng Diyos yan. At ma-experience mo yung saya ng experience nung ketongin ng pinagaling ni Jesus.
Number two, second revealed blessings. Okay. God uses you to bless others. Wait. May pain na nga, may suffering na nga. Paano pa ako magiging blessing sa iba? Yeah, sinulat ni Paul, 2 Corinthians 1:4. Who gives us comfort in all our troubles so that we may be able to give comfort to others who are in trouble through the comfort with which we ourselves are comforted by God. We experience pain, alam niyo po. We experience sufferings. And we also experience the comfort of God given to us. And since with all these kind of experiences, no, ang nangyayari, nag-overflow, kinocomfort din natin yung mga tao na same situation natin noon at tinetestify natin sa kanila kung anong ginawa ng Diyos sa buhay natin. That's why we become a blessing to other people. Diba? A lot of people, dati, may problema sa ganito, sa ganyan. Diba? O ngayon, blessing na sila sa maraming tao. May problema sa drugs, ngayon, blessing na sa mga addict. Problema dati sa adultery, ngayon, blessing na sa kumpare niya. May problema dating may problema sa financial problem, ngayon, blessing na sa maraming tao. Sometimes, we need to look at the other perspective of life. Hindi lang puro kapangitan. Meron laging revealed blessings yan. Kung ano man yung na-experience mong problema ngayon. Number three, no? Another revealed blessings ng pain and suffering mo, it shows how God matures us. Oh, maniwala ka. James 1:2-4. Let it be all joy to you, my brothers, when you undergo tests of every sort. Because you have the knowledge that the testing of your faith gives you the power of going on in hope. But let this power have its full effect so that you may be made complete, need nothing. I remember si Manny Pacquiao bago lumaban, mapanood niya yung mga kanyang HBO 24/7, blah, blah, blah. Ay, yun ba yun? Basta may mga audiovisual presentation, ano. Bago siya lumaban, paano siya nagpa-practice. May kadalas na pinapakita doon na binabato siya ng bilog na bola na punong-puno ata ng sand yun. Tapos sinasalo niya ng abs niya. Tapos kumpuha ng stick, tapos pinapalo-palo yung abs niya. Ako, napaka-painful po nun. Napaka-sakit nun. Pero it readies his body, no, na masanay sa pain. At kapag ka dumating yung mas bigger na arena, yung laban talaga, yung game night, yung fight night, matured na siya mentally and physically. So, ganun din, ano? So, may revealed blessing kung bakit mo tinadaanan yan. The Lord, sabi dito, because you have the knowledge that the testing of your faith gives you the power of going on in hope. Kaya huwag ka tingnan mo yung magandang blessing na pwede makuha sa na-experience natin. Number four, another revealed blessings. It unlocks sufficient resources through Jesus that enabled us to face our challenges. Ano ibig sabihin? And because the revelations were so very great, in order that I might not be overmuch lifted up, there was given to me a thorn in the flesh, one sent from Satan to give me pain. 2 Corinthians 12:7-9. Ano nangyari? Binigyan ng thorn in the flesh si Paul ni Satan. Anong ginawa niya? O, diba? Sabi natin kanina, manalangin ka. Parang yung mga, ano, yung mga ketoning. Yun. Okay, ginawa naman ni Paul eh. And about this thing, verse 8, I made a request to the Lord 3 times. Okay? That it might be taken away from me. Lord, pakitanggal itong thorn in the flesh. Hindi natin alam kung ano yung thorn in the flesh. Ano ba yung mga posibleng thorn in the flesh? Dati, nagkaroon ng mga wild guess kung ano yung mga thorn in the flesh. May mga nakakatawa. Merong, it makes sense. No? Sabi ni isa, pride siguro, thorn in the flesh people. Kasi dati siya nga ni Pariseo.
pati siyang nangahabol ng mga Christians, pumapatay. Maaring thorn in the flesh ni Paul is greed. Di ba? Maaring thorn in the flesh ni Paul is masyado siyang perfectionist. Kumbaga, people pleaser siya. Maaari siguro malabo mata niya. Maaari nakakalbo siya. Madami nagbigay. May isang nakakatawa na nanimig ako. Baka daw si Paul bading. No? Ano lang naman yan? Wild guess lang naman. Sabi namin niya, bakit naman? No? Eh kasi nga, wala daw siyang asawa. So it's just, we don't know, no? Na kung ano-ano yung mga pinagsasabi ng mga wild guess. Pero wala naman sinabi talaga kung ano yung turn in the flesh ni Paul. Pero isa, sigurado ako. Ikaw at ako may turn in the flesh. Nagsugusto natin patanggal sa Diyos. Pero ang sinagot ng Lord kay Paul, and he said to me, my grace is enough for you. For my power is made complete in what is feeble. Most gladly then will I take pride in my feeble body so that the power of Christ may be on me. Sufficient enough in grace. Alam mo, na-experience mo yung pain, yung suffering niyan. Kasi para ma-unlock yung sufficient resources na binibigay ni Jesus para ma-face mo lahat ng challenges mo sa buhay. Nandyan yung thorn in the flesh na yan. Siguro, thorn in the flesh mo, you are into a relationship and dapat hindi ka nandyan. Siguro, ang thorn in the flesh mo, gusto mo na itigil yung paninigarili mo dahil nakasama na sa baga mo. Siguro, yung thorn in the flesh mo dahil sira yung kidney mo, kailangan mo na tumigil ng pag-inom. Siguro, yung thorn in the flesh mo, madami ka na nakuha sa hindi mo dapat kunin na pera. Siguro, yung thorn in the flesh mo, yung sirang relationship mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, I don't know. Madaming klaseng thorn in the flesh. Okay? Pero, i-unlock ng Lord ang sufficient resources niya enable for you to face all those challenges. Hindi niya basa-basa, ting, tanggal. Okay? He will make sure that you will overcome. Madami tayong pain in my heart. Konti pa yung sinulat natin. Pero tandaan nyo, inaalaw ng Diyos from experience natin yan to reveal His blessings. Number 5. No? Another revealed blessings sa pain mo, sa suffering mo, it teaches us to appreciate what Jesus endured for us on the cross. Sometimes taken for granted na rin natin ano, yung mga experience, yung ginawa ng Diyos. Iba nga sa atin, ginagaya. Pinapalo rin yung katawan nila. Mapapako rin sa cross. That's an insult. Kasi ginawa ng Lord yun para sa iyo. Sacrifice na yun. Hindi mo na dapat pinapantayan. So parang halimbawa, binigyan mo yung anak mo ng Jollibee. Tapos ang ginawa niya, oh Lord, Dad, I appreciate no yung ano yung binigay mong Jollibee. Ang gagawin niya, bumili rin siya ng Jollibee para kainin niya. I mean, di ba masakit siya kasi binila mo na siya eh. Para sa kanya yun eh. Ganun din ang Diyos, i-sacrifice siya para sa iyo ni. Kumbaga dapat ma-appreciate natin yung ginawa niya sa atin. Pero alam niyo, during times of trouble, chaos, pain, suffering, ako sa experience ko, ito ko talaga pinaka na-appreciate ng Diyos, sa totoo lang. At para sa akin, kapag may nagsabi na, I'm a Christian because life is so good, wala akong problema, wala akong challenges, wala akong problems, wala akong pains, wala akong sufferings. Kasi God is good, everything is well, everything is healthy, everything is, you know, I'm wealthy. That's not Christianity. Alam niyo, ang tunay na pagmamahal ng Diyos,
ang tunay na pagmamahal ng Diyos, ang tunay na Kristiyano, yung nabasag, naka-experience ng pain, naka-experience ng suffering, tapos pagkatapos mabasag, binuo ng Diyos. At kapag ka binuo ko ng Diyos sa sobrang galak mo, yung joy sa puso mo, ma-appreciate mo siya. Yun ang tunay na born again experience. Nakatikim ka muna ng pain. Nakatikim ka muna ng suffering. Kasi hindi mo appreciate yung Diyos. Yung tagapagligtas mo, kung hindi ka naman niligtas. Di ba? Hindi mo na ma-appreciate yung Diyos mo kung hindi naman siya nagpaka-Diyos sa'yo. Number 6, another revealed blessings. It gives us a yearning, no? For heaven. Yung pain mo, yung suffering mo, there will be time na, kumbaga, after it is all over, ma-appreciate ko, wow, this is the end line of my suffering. This is my end line of my pain. I'm yearning for heaven. I'm yearning for heavenly rewards. Sabi nga nila, ngayong pandemic, the word of God is being preached to the ends of the earth. Does it mean that Jesus will come soon? Probably. Probably. After the pandemic, imagine mo, people are yearning for heaven. Because it's another little blessing. And last revealed blessing, ultimate reminder, yung pain mo, yung suffering mo, ultimate reminder of our need for a Savior who will one day make all things new. Yeah. One day, He make all things new. If you're suffering from broken heart, if you're suffering from financial turmoil, if you're suffering from a death of a loved one day, He will make all things new. You just need to realize that we all need a Savior. And that Savior is Jesus Christ. We need to accept Him as our Lord. We need to accept Him as our Savior. Enable for us to experience all things that is new. New life, new hope, new beginnings, and a beautiful relationship with God. Nakita ko tong cartoon na to sa Facebook. And then, pray siya. Sabi niya, it's the first cube. God, please protect me. And then, boom, tinamaan siya ng bato. And then, he asked the Lord, why, God, why? Gulat siya, nakita niya. Si Jesus, sinasala lahat ng stones. Sabi Jesus, oh, I'm sorry, did I miss one? Are you alright? Minsan eh, kapag pag may na-experience hindi maganda, makasisi tayo. Yeah. Lord, ba't ako pa? Eh, pwede rin naman ang tanong, ba't hindi ako? O ba't hindi ikaw? We need to understand. If God allows you to feel that pain, to feel that suffering, the Lord is also the one who will be responsible to remove that pain, to remove you from that suffering, put you to a certain place, to a certain position, to a certain situation, that everything will be new, everything will be okay. And He will make sure that He will reveal yourself to you and His name will be glorified dyan sa situation mo. Maraming tayong pain in our hearts. Konti pa lang yan binanggit natin. Maraming iba siguro sa inyo habang na pinabasa. Naku, meron pa yan. Ito yung dahil na sakit ng puso. Pero alam nyo, kung nasaktan ka ng isang bato, nasaktan ang Diyos ng maraming stones.
ang maganda sa Diyos natin, pag sinabi mong pain in my heart, siya mismo naka-experience yan. Siya mismo naka-experience ng pain physical, pain emotional, pain mental, pain psychological. Lahat na na-experience mo, na-experience siya, naiintindihan ka niya. Kaya nung ginawa, kagaya ng ginawa niya kay Joseph, kahit na mapait si Joseph, maganda yung kanyang buhay, maayos siya, pero na-experience lahat yun ng pain na to. Pero alam niyo, yung story ni Joseph, ginamit niya yun to save a lot of people. Yung story ni Joseph, ginamit niya yun para i-bless si Joseph. Hanguin siya from prison to palace. Maraming salamat po. Thank you for having us for this Sunday morning with you guys. Again, allow me to pray for you and to bless you this morning. We are from Los Angeles First Filipino Congregation Church of the Nazarene. We wish to welcome you. Pagdating po ng everything is okay na back to normal, invite po namin kayo na bisitahin kami sa aming church. Allow me to pray for you. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this blessing, Lord God, na magkasama-sama kami. Arali namin yung salita niyo. Lord, dati hindi kami thankful na meron kaming pain and suffering. Pero sa pinaliwanag niyo ngayong umaga, we look forward, Lord God, kung paano niyo kami hahanguin sa suffering niyo. Kung paano niyo i-reveal sa amin yung kabutihan niyo, yung magandang plano niyo sa buhay namin, Lord God. And Lord, kailangan sandigan namin. Masakit ang nararanasan ng maraming tao ngayon, pero reveal yourself to them. Be their pain extinguisher right now. And I pray for blessings for your people. And may the God of peace himself sanctify you completely. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. By the greatness of the Father, through the love of the Son, and by the infinite power of the Holy Spirit, you are all blessed. Thank you very much. God bless you. Happy Sunday. Hope you enjoy your Sunday with your family and friends. And I will see you on Wednesday sa ating pag-close out ng Jonah series. And the following Wednesday, we'll talk about the life of Joseph. Ayan, nagkaroon na tayo ng prelude ng story niya. So, apat na kwento tungkol sa buhay ni JTD, Joseph the Dreamer. Thank you. God bless you. Happy Sunday.